us. So back to what I was saying. Could be us. Okay mga kabayaw, ito po yung mga sahog para sa Filipino style spaghetti po natin. Meron po tayong ketchup, meron tayong sweet style spaghetti sauce, tomato sauce po. Meron tayong 900 grams, dalawa po, spaghetti, noodles. Meron po tayong ground beef, 1/2 kilo. Meron din po tayong 1 kilo ground pork. Meron po tayong keso, sugar, salt, pepper, liver spread, hot dog. Sa gulay naman po, meron tayong bell pepper, carrots, celery. Sa panggisa po, talaga pong marami. Marami po tayong gagamitin garlic and onion. Yung mga kabayaw, pakita ko sa inyo mamaya po kung paano po natin lutuin yung spaghetti sauce natin. Meron na po tayong tubig na mainit para sa noodles natin. Gawin na natin, lagyan lang natin ng konting salt. Tapos maglagay po tayo ng oil sa mismong tubig niya. Ang oil po ang ginagawa po niya para magdikit po yung noodles. Pag dumambot na po kasi yung noodles niya, pwede magdikit-dikit. Yun po ang gagawin ng oil para sa noodles natin. Lagyan na po natin yung dalawa natin noodles. Mga kabayaw, balikan lang po natin yan pag malambot na po yung noodles natin. Medyo okay-okay na yung noodles natin. Check po natin. Ito yung mga kabayaw. Pag inurot nyo po siya, yan, inurot nyo, at umiwalay, bisibihin po yun, buto na po yun. Pa, narot nyo at timiwalay, okay na po yun. Yan na po yung noodles natin. Ready na po. Dito na po tayo sa sauce. Okay, start na po tayo mga kabayaw. Lagyan po tayo ng oil. So, gawin natin mga kabayaw, itong bawang po natin ay papa golden brown po natin. Tapos i-set aside po muna natin, ha? Okay? Magpahit muna tayo ng mantika. Mahita po yung ating mantika. Lagyan na po natin yung bawang. Kabayaw, pag nakita niya pong golden brown na po yung garlic natin, iset aside na muna po. Next po natin yung onion natin. Medyo marami talaga po yung onion natin. Lagyan na po luto yung sibuyas natin mga kabayaw. Lagyan na po natin yung ground pork natin. 1 kilo.
sabihin na rin po natin yung ground beef natin, half kilo. Alam niyo na pong gisang-gisa po yung karne natin at tumabas na po yung mantika niya. Lagyan na po natin yung pepper. Mix po natin yung carrot tsaka yung bell pepper natin. Mag-add po tayo ng beef cube, dalawa po. Add po tayo ng salt to taste. Mamaya na po tayo mag-adjust, basta maglagay lang tayo ng konti. Lagay na rin po natin yung hotdog natin. Lagay na rin po natin yung Del Monte natin, sweet style spaghetti sauce. Lagay po tayo ng banana ketchup po. Siguro mga kalahati lang muna po. Add na rin po tayo ng sugar. Nasa 300 grams po yun or 250. Sama na rin po natin yung celery natin. Sa sugar po ah, tutis po tayo. Gusto natin palabasin sa Filipino style spaghetti po natin ay medyo matamis. Kasi po ang mga Pilipino, alam niyo naman po, mahilig sa matatamis. Kaya gagawin natin, tsaka sa mga bata ho, ang gusto nila medyo matamis. Kaya ginawa ho natin, ito po yung aking version, Filipino style sweet spaghetti sauce. Okay, nakakulo na po ang ating sauce. Gawin natin mga kabayan, yung kaninang sine-set aside po natin bawang, yan po, gagawin natin, dudurugin lang po natin yan. Suot lang po tayo ng guwates. Sa medyo maseselan na sembats, sasabihin mo ng guwates, eto meron na po tayo. Durugin lang po natin mga kabayan, ating bawang kanina. Kaya po natin ginol yung bronto para madurugo natin.
isa po ito sa nagpapasarap ng ating sauce, yung bawang. Yan po. Ilagay po natin sa sauce natin. Alay lang po natin. Tapos po, tikman natin. Medyo nakukulangan pa ako sa konting tamis. Add lang tayo siguro mga 300 grams pa. Lagay po ako ng konting salt pa. To balance. Tapos, lagay na po natin yung liver spread. Yan, yung liver spread natin. Ihuhuli po natin yan. Sigurado po ito mga kabayaw. Napakasarap nito. Gayahin niyo po ito. Okay, tikim po. Delicioso. 100%. Napakasarap mga kapira. Okay, gawa na po yung sauce ng Filipino style natin. Plating na po tayo mga kabayaw. Lagyan na. Okay mga kabayaw, gawa na po yung Filipino style spaghetti po natin. Salamat po mga kabayaw, hanggang sa muli. Paalam!